Hi loves! Welcome back again to my channel or welcome to my channel sa mga bago pa lang dyan. And for today's video ay isang magandang bagay ang isi-share ko sa inyo. Kasi diba, alam nyo naman na laganap na mabilis lumobo ng cases ng COVID-19 ngayon sa Pilipinas. And syempre, habang lumalaganap, tumataas yung demand ng face mask, alcohol, basta yung mga necessity para umiwas sa nasasabing virus. So, ayun nga. Syempre, may mga mapanlamang na tao dyan sa paligid natin na nag-hoard tapos ibebenta ng halos times 10 ang presyo. So, wag na kayong mangamba. Siguro sa mayayaman, okay lang. Pero sa atin na average people lang, hindi natin kayang bumili ng ganun kamahal para sa isang face mask. Kung magkano man nila binibenta yan, bahala na si Lord sa kanila. So, imbis na tumulong ka, imbis na ayun na yung way mo para kahit papano, good deed naman ang gawin mo, eh, nanlalamang ka pa. Ewan ko bakit may mga ganyang tao. Pero ito na nga, huwag na natin patagalin pa. Tuturuan ko kayo ng DIY face mask na siguradong kaya rin naman kayong protektahan sa nasasabing virus dahil makapal ito. And ayun nga, kahit papano, lalo na sa mga papuntang work, ganun yung magta-travel lang tas nasa work na agad, makakatulong ito sa inyo. And I'm sure na lahat na tayo magkaka-face mask kapag tapos nyo panoorin ng video na to dahil napakadali lang at napaka-generic lang ng gagamitin natin na sigurado meron kayo kahit papano naman siguro sa bahay nyo. Dalawang gamit lang ang kailangan natin. Isang handkerchief or panyo and dalawang pirasong goma. Ayun lang ang kailangan natin. Pagtas ng video na to, instant may face mask na kayo. So without further ado, ituturo ko na sa inyo ang step-by-step na paggawa ng DIY face mask. So ito ang ating panyo. Tupiin lang natin yung panyo natin ng pahaba. Ayan. Pahaba. Yan ang unang-una natin gagawin. So kapag meron na tayong ganitong itsura ng panyo, is gawin naman natin, try natin tupiin ng tatlong beses pa gitna. So dito una, side by side. First, then second. So ang mangyayari is parang ganito na siya. Ayan. Pagkatapos nyan, ito, meron tayong dalawang goma. Bubuksan ulit natin siya, so meron na siyang parang dito, line. And first na gagawin natin is, pasok natin yung unang goma dito sa kabila. Yan, so ito. Nakikita nyo ba, yan na yung goma. Then, itutupi natin siya ulit papunta dito. And next naman is, ipasok ulit natin itong isa pang goma natin dito. Kung saan nag-e-end yung tupi. Ayan, dito natin ilalagay yung goma. Yan, balik tayo natin. So, pagkatapos naman nun, magkakaroon ka ng parang bukasan dyan. So, pagtupi mo, dun mo ipapasok sa gitna para hindi siya lalabas kapag suot mo. Yan, so ganyan ang magiging final na itsura niya, na meron lang siyang goma sa dalawang side. So, ayan na siya. Pero make sure na yung gagamitin yung panyo is malinis ha, yung bagong laba, bagong disinfect. Yan, galingin din natin gumamit ng sunlox ngayon para kahit papano. Tanggal germs. So, ayan ang magiging itsura niya. Yan. Napakadali, diba? So, napanood nyo yung step-by-step na paggawa ng ating DIY face mask. So, ito na siya, ang finished product. Ayan. Try natin kung ano magiging itsura pag sinuot ko. So, ayan. Yan. DIY face mask na magagawa nyo sa bahay nyo. Panyo lang, tsaka dalawang goma. Ayan. Fit na fit yan sa akin. Ayan o. Oh. Ganyan lang siya. At least kahit papano is, ayan. At least kahit papano, meron na tayong protection pag lumabas tayo ng bahay. Ayan. Makapal to. Ayan o. Ilang layer to. Apat na layer to ng panyo na pag tinupi-tupi. So, I hope this helps sa inyo. Pero syempre, hindi lang naman ang pagmamask ang precaution na pinapagawa sa atin ng DOH. So, ugaliin din nating first nga ito, magmask. Second is frequently na paghugas ng kamay. Third is pag-aalcohol.
And fourth is, kung wala ka namang mahalagang gagawin sa bahay, better to stay at home. Prevention is better than cure. Huwag na nating hintayin lumala. Nang lumala ang virus na ito, huwag tayo magpatalo sa virus na ito dahil nasa sa atin din naman. And lastly pala, boost your immune system. Vitamin C, take vitamin C and always drink water. Kasi sabi nga nila, sa throat siya nagsisimula. So every 15 minutes, regularly, it's important na basain natin ng any liquid yung ating lalamunan kasi dyan siya nag-i-stay. And kapag na-flush out daw siya sa ating tiyan, merong parang acid sa ating tiyan na nagpapatay sa virus na ito. Yun ang aking mga nalaman sa mga nababasa ko, sa mga research na sinishare ng mga concerned citizen din naman sa social media. So, wala namang masama kung susunod tayo sa precaution. Kaya nga, diba, sa, lalo na sa mga estudyante, please, 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 kaya nga, sinuspend ng ilang araw yung mga classes nyo is para magstay kayo sa bahay and para maiwasan ang paggalat ng virus. So, kung wala talagang mahalagang ginagawa, please, yung mga gala nyo, i-cancel nyo muna. Kasi ngayon, sa panahong to, mas magandang nag-iingat kaysa i-take mo yung risk sa mga empleyado nga na gustong mag-work at home na lang, hindi nila magawa. Kasi hindi naman din ganun kadali mag transfer ng mga gawain ng office tapos iuwi mo sa bahay. Syempre, yung iba walang laptop, walang computer. So, sa mga estudyante, napakaswerte nyo na dineclare na wala kayong pasok. So, please stay at home. And syempre, dasal din tayo kay God na sana matapos na lahat ng ito. Hindi lang sa bansa natin, kundi sa buong mundo. So, that's it for my video. Thank you for watching and sana nakatulong ako sa inyo. And stay safe, guys. Kaya natin to, laban lang.